Ikasampu ng Pebrero, Lunes, ang paggunita kay Santa Escolastica, Dalaga. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Pagkatawid ni Jesus at ng kanyang mga alagad, dumating sila sa pampang ng Genesaret at doon nila isinadsad ang bangka. Paglunsad nila ng bangka, nakilala si Jesus ng mga tagaroon at patakbo nilang ipinamalita ito sa lupaing iyon. Kaya dinala nila ang mga may sakit na nasa higaan kung saan nila mabalita ang naroon siya. At saan man siya lumakad, sa mga nayon man o sa bayan o sa bukid, inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at nakikiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit at gumaling ang lahat ng humipo rito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, saan man siya lumakad, inilalagay nila sa mga liwasan ang mga may sakit at nakikiusap sa kanya na mahipo man lamang sana nila ang laylayan ng kanyang damit. Ang habag ni Jesus sa mga may sakit at may kapansanan ay hindi lamang awa kundi pakikiisang tumitimo sa kaibuturan ng kanyang katauhan. Isa itong tunay na pakikilahok na nagbubunga ng mabisang pagkilos. Sa kanyang presensya ay nakatatagpo ng kaginhawaan ng loob ang mga taong nagdurusa. Sa pagpapagaling sa mga may sakit, ipinagpapatuloy ni Jesus ang gawain ng Diyos na manlilikha. Katulad ng nakita sa Genesis, ang Diyos na nilikhang mabuti ang lahat ay ibinabalik ang orihinal na kabutihan ng lahat ng bagay. Sa kabila ng ingay at kaguluhan ng mga tao, napagagaling ni Jesus ang mga may sakit. Hanggang ngayon, napagagaling tayo ni Jesus sa kabila ng ingay at kaguluhan sa paligid at sa kalooban natin. Pagsasagawa, masasabi bang nagkakaroon ng kasiyahan, pag-asa at pagbabago ang mga lugar at ang mga tao kapag naroon ka at kasama nila?